Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. Welcome po rito sa ating channel na Joshua Corpus Vlog. By the way, mga kababayan, gusto ko pong ibalita sa inyo or gusto ko pong ipaabot sa inyo itong pinapakalat na naman po ng mga tagakabilang parlor. Okay, alam nyo, itong si Pangulong Bongbong Marcos po, ginagawa ng issue with yung isa sa... So parang sa pagkakarinig ko, ito ang pinaka paborito niyang pamangkin, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, ha? O, sa pagkakaalam ko, tsaka sa narinig ko, ito po ang pinakapaborito niyang pamangkin. Alam niyo sino? Si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin, ginagawan po ng issue, ha? Nitong mga... Ayan o. Kasi kahit sila, hindi rin sila sigurado eh. Di ba, mga kababayan? Hindi rin sila sigurado sa kanilang mga detalye. Ginagawan po ng issue. Ayan o. Na, sabi dito, totoo ba ito? Nagtatanong din sila. Pati yung pamangkin ni Boy Singhot. Oh, alam niyo na kung sino po yung pinapatamaan nila. Eh, nanawagan na rin ng resign. Kuno, mga kababayan. Oh, ito. Governor Manotok. Nilaglag si PBBM. Ito ang viral nga, ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa buong mundo. Resign daw. Okay. Alam nyo mga kababayan, napakarami nating mga dito sa channel natin. Ang dami pong mga Ilocano. Iba Tagalawag. Ang dami po mga taga Ilocos, yan. Particular Ilocos Norte kasi doon po yung talagang lugar, ha? Pinaka-specific na place ng mga Marcos, mga kababayan. Particular sa Ilocos Norte, ang dami po nating mga taga-suporta diyan. Ang dami po nating mga subscribers diyan. Okay, mga kababayan, huwag niyo ako ibabash. Kayo mag-alala dahil ito po pinapakalat na rumors lang naman ng kabilang parlor. Kasi gusto talaga nila maglagay o gusto po talaga nilang maggawa ng friction, magawa po ng gulo sa pagitan ng magkakapamilya, magkakamag-anak. In fact, ako nagtataka ako eh. Sa dinami-dami na pwedeng idamay, si Gob pa talaga. Na from time to time, mga kababayan ko, alam nyo, di ba, always po akong nagpo-post ng mga litrato, family picture po nila. Excuse me. Na every Sunday, nagkikita-kita po sila sa Malacanang, siyempre, to get together, na sa kabila po ng napaka-abala nilang mga schedule kasi halos lahat sila. Or ang dami po sa kanilang pamilya na sa politika, mga kababayan. For example, siyempre, Pangulong, ano natin ha, kung sino yung mga nasa politika, Pangulong Bongbong Marcos. Si Senator Aimee, do hindi umaatin si Senator Aimee sa get-together nila. Okay. Si Kong Sandro. Si Gob Matthew. Okay. Si Vice, Cecilia, di ba? Si Vice Gob. Yung isa pa na kamag-anak nila sa 2nd District ng Ilocos Norte. Oh, sino pa? I think yung mayor ng Lawag yata, kung yan nagkakamali. Kamag-anak niya, yun, di ba? Oh. Ang dami nila sa politika. I think kamag-anak din po nila, mga kababayan, yung asawa ni Congressman Tony Tiangco. Eh, correct me if I'm wrong, ha? Tapos nandiyan pa, Speaker Martin Romualdez, asawa ni Speaker, si Mamieda, na paras Congressman, District, tsaka... party list. Talagang ang dami po. Busy talaga sila, mga kababayan. Ngayon, tulad po nito, get together sa Malacanang. Sino yan? Si Ma'am Imelda sa gitna. Then, nasa right side niya, ayun o, nakapolo. So, parang mahilig nakapolo po ito. Si Gob Matthew, then katabi, nakaping si, si F. Elisa.
Then sa kabilang side ni Gov. Matthew na naka-orange, si PBBM po yan, mga kababayan. Oh, ibang litrato tayo dito. Ito naman, oh, nakatayo po yung mga magpipinsan. Si Gov. Matthew yung naka-orange. Then nasa likod ni Ma'am Imelda, si Sir Simon. Tapos yung naka-black din, na mas matangkad kay Sir Simon, dito sa right side niya, si Sir Bini. Oh. Tapos magkatabi po, ayan o, sa right side, si PBBM, then yung naka-blue ba yan? Si Felisa. Oh. Tingnan nyo mga kababayan, from time to time, magkakasama sila sa mga get-together po nila, sa mga family gathering, ganyan. Tapos, sasabihin po, so par hindi, sila mismo hindi sigurado. Sila mismo hindi sigurado na sinabi ba or may statement si Gov. Matthew, mga kababayan, na pinag-redesign niya na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung ano niya doon, linyahan niya is may ano pa eh, may question mark. Itatanong, totoo ba to? Eh, siya mismo di sigurado. So parang nagpapakalat lang ng rumors, nagpapakalat lang po mga kababayan ng chismis sa mundo ng social media, mga kababayan. So far, kung tatanungin natin, tsaka alam nyo, tandem yan sa ano, sa Ilocos Norte, itong magpinsan, si Gov. Matthew, tsaka itong si Kong Sandro, kasi Gov. Matthew sa Kapitolyo, sa Kongreso naman, si Kong Sandro, na anak ni PBBM. Do ngayon mga kababayan, like example gathering sa Malacañang, sometimes hindi nakikita si Sen. Aimee, mga kababayan, pero ano niya yun, choice ni Sen. Aimee yun na hindi umaten, hindi magpakita. Pero pagkadating sa anak niya si Gov. Matthew, mga kababayan, kitang-kita naman po natin, di ba? Oh, kaya yung mga gumagawa ng intriga ng issue. Ay, gusto yung mag-ganon, mag-away yung mismong pamilyang Marcos. Ito talaga yun, ano, no, grabe. Ang pamangkinis mo ni, ano, ni Boy Singhot. Inaano na siya. Pinapaalis na siya sa Malacañang. Wow. Ang galing niya naman doon nga ng kwento, no? Talagang gusto niyo lang patunayan na frustrated na kayo na masira ang mga Marcoses. Frustrated kayo, nasirain sila, siraan sila, mag-away-away sila. Siyempre, para ma-discredit si Pangulong Bongbong Marcos, ganito-ganyan. Sa kabila po ng pagsisikap niya para sa sambayanang Pilipino, eh gusto nyo ipangalandakan sa buong mundo na pabaya ang presidente. Na ultimo pamilya niya, hindi niya maasikaso. O. Yan yung paano niya asikasuhin ang buong Pilipinas. O, yan yung gusto nyo paputukin, palabasin. Ayan po ang mga intrigista, mga kababayan. So, once again, happy Sunday po sa bawat isa sa atin. This is Joshua Corpus Vlog. Maraming salamat, mga kababayan ko, sa patuloy niyo suporta. Share natin to para mapakalat po natin na hindi po totoo. Ha? Or chismis lang yan, mga kababayan, yung pinapakalat. Kasi ultimo sila. Yung ultimo ito, mga kababayan, na pinapakalat po nila na may litrato ni Gov. Matthew, mga kababayan, alam niyo paano yung concept ng video niya? Voice over lang, wala man lang ano, wala man lang post sa Twitter, sa X, sa Facebook na naka-caption siya, mga kababayan, quote card na talagang sinabi niya yun. Tapos yung video na to, matagal ng video to, mga kababayan. Hindi siya talaga yung kinapture niya yung video na nagsasalita si ano, si Gov. Matthew. Voice over. Bino voice over niya lang na nang gumawa ng content. O siya mismo hindi sigurado. So once again, maraming salamat mga kababayan. Happy Sunday sa ating lahat.